Hello guys! Welcome back to my channel. So, ituturo ko ngayon sa inyo bilang isang artist. Hindi ako pro pero may mga tips lang ako para sa mga beginners dyan na artist like me kung paano talaga magtasa ng artist pencil or yung mga graded na pencil para nga naman hindi siya masayang or matapon lang yung lead niya. Kasi, diba nga, masyadong hindi siya ordinary pencil at saka mahal din siya like sa mga ordinary like Bongol, yung mga laging ginagamit. So, ito na. So, diba usually yung mga pencil natin is ganito. So, ito kasi ang grade niya. So, lapis lang. Siguro tubi to. Ganyan. Tapos, gumagamit po tayo ng ordinary sharpener para matasahan sila. So, ganyan. Diba? So, tasang-tasa na siya. Kung gusto mo pang sobrang tasa, ayan. Ganyan na siya. So, bilang artist, gusto natin makasave ng lapis natin para hindi siya pudpud na pudpud gaya nito. Yung ordinaryo na tinatasahan. So, pwede naman dito. So, ganyan. Isang tasa na rin naman siya. Pero guys, ito na yung tip ko para sa inyo para ma-achieve nyo yung ganito. Pudpud na yung lapis ko. Ibig sabihin, madami na yan nagawang omission. Wow. Kala mo talaga. So, magiging ganyan siya guys. So, paano ba magiging ganyan ang lapis ng mga artist? Gaya ng mga nakikita din natin sa mga nagla-live sa Facebook, lalo na sa group ko, group ng mga artist, para ma-achieve yung ganito versus ganito lang. Diba? Napakalaki ng difference. So, ayan siya. Diba? So, ganito lang yan, guys. Tatabi ko muna tong mga to para hindi kayo ma-distract. So, itong lapis na to, 6B yung grade niya. Kakailanganin ko din ng cutter. Wow, cutter. Para saan po yan? Ito po yung gagamitin natin pantasa dito sa graded pencil. So, sisimulan ko na guys para makita nyo. First, dahan-dahan lang po ha, lalo na yung sa mga bata. Kailangan magpa-assist tayo sa mas nakakatanda sa atin. Lalo na yung mga minor age. Pero yung mga okay lang. Kayo na mismo sa sarili nyo. Gamitin nyo na yan guys. So, move on na tayo. Gawin na natin. Dahan-dahan lang po guys. Hindi kailangang biglain. Malambot naman yung kahoy. Kaya smooth lang. Yan lang guys. Huwag mong bibiglain kasi may tendency na maputol siya. So, unti-unti nating buksan o ipakita yung lead ng lapis. Sa pamamagitan ng cutter. Mas nakakabuti kasi guys na gumamit ng ganito para maiwasan yung pagpudpod ng lead ng graded na pencil kasi sayang lang, di ba? Kung napapansin nyo, pag tinatasahan natin ang mga lapis natin, madaming nalalaglag or nauubos na LED na hindi naman natin lead na hindi naman natin nagagamit. Gaya niyang ginagawa ko, pero at least eto, kunti lang. Tsaka, ganito din kasi yung kailangan nating ma-achieve bago tayo mag-drawing or mag-sketch. Dahil nakakatulong din siya guys para
mabaluhan natin yung pagguguhit natin sa sketch pa, di ba? So, ulitin ko guys, di naman ako pro. Nagbibigay lang po ako ng tips. Tsaka, simpleng tips lang po ito para sa ating mga beginner. Tcharan! For me, sobrang perfect na ng ganito. Yung iba kasi talagang mas mahaba pa dyan guys. So, try natin. Ito, aayusin ko na lang kasi medyo malaki na yung ano. 8B to guys. Kaya medyo makapal-kapal yung LED niya. So, ayan. Aayusin ko lang. Tsaka ang gaganda nila guys pag natasahan natin ng ganito. Ang gaganda nila tingnan. Nakakaenggan yung mag-drawing. So, ayun. Ulitin ko lang. Dahan-dahan lang. At huwag magmadali. Ang gaya ng ginagawa ko. So, ayan. Kung mga medyo bata pa po kayo, magpatulong na lang. So, ayan guys. Hanggang sa maging smooth din siya. Kasi kinakailangan din na magandang hawakan para mas magandang gumuhit. So, ayan na guys. For me, okay na din to. Kasi, pwede naman siyang ulit-uliting gawin. O kayo patulisin yung lapis. Pasensya na, nabubulol ako. So, ito na lahat ng nagawa ko. Yun, ang pinaka-favorite kong lapis guys, yung graded na lapis ko ay yung pinaka-useful para na din po sa mga beginners ay 6B at 8B. Yan guys, ang mas madalas kong ano bilhin sa mga office supplies kagaya po sa National Bookstore. At ang brand po ng lapis ko ay Staedtler po. Tapos ito pong HB Artisano, nabili ko pa to sa ibang bansa guys. Pero pang art line lang po ito. So ayun po, doon na lang po muna tayo mag-focus kung paano magtasa ng pencil ng mga artist. So ayan guys, hopefully may natutunan kayo sa vlog ko. At mag-comment din po kayo kung may mga katanungan kayo regarding sa pag-guguhit. Para kung may alam po akong ituro, masasagot ko po sa comment box nyo. And don't forget guys to like and subscribe also to my channel. Ayun po, maraming salamat. Bye-bye. Heart.